mahal, tuloy-tuloy na po tayo sa kasunod na bahagi ng banal na gawain ng ating pinakamamahal na Pinsong Kristo na kung saan tayo po ngayon ay mag-aral ng salita ng ating dakilang Diyos. Nadadalhin po ng ating pinakpalang mga aral, Beloved Preacher, Marsha Facton. Bilang paggalang po sa salita ng ating dakilang Diyos, tayo po mga minamahal ay tumayo. Amen. Glory to God. Purihin lang natin. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you. Beloved Rico Balise. Everybody shall praise the Lord. Mga minamahal, purihin ang ating mahal na Panginoon sa mga oras na ito. Tayong lahat ay manalangin. Tayo po'y magtaas po ng ating makamay at tayo po'y lumapit sa trono ng biyaya ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Opo, dakila mapagpala, makapangyarihan namin Diyos. O banal, aming pinakamahal na Panginoon Jesus, sa oras na ito, mahal na Panginoon, pinaabot namin ang aming pinakamataas na pasasalamat sa iyong gabay, patnubay, paglangis sa bawat bahagi po ng aming panambahan mula sa mga awitin aming handog sa iyo, maging mga buhay ng mga patotoo, awitin ng mga beloved choir, sa mga anak mo nagbigay ng kaloob ng buong katapatan. Higit sa lahat, O Diyos, sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon, narito kami sa pinakamalagang bahagi, ang pakikinig namin ng mga banal mo salita, bagong lahat, buong puso kami nagpapakumbaba, humingi ng kapatawaran sa mga kami nagkulang, nagkamali, nagkasala, mahal na Panginoon, kahabagan mo kami at patawarin. O Diyos, sa oras nito, sa pinakamalagang bahagi, ang pakikinig namin ng mga banal mo salita, samahan mo kami, mahal na Panginoon, na hindakilang kapangyarihan sa pangunang panalangin ng aming beloved Normal Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeda. Sa mga oras na ito, mahal na Panginoon, pagpalain mo ang iyong mga salita, mahal na Panginoon, at sama-sama namin pinapalaya sa nasaway namin ng lahat ng pag-alilangan hadlang, anumang gawa ng kaaway, kasama promise mo sa finances ng Philippine Daos, in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus, praise the Lord. Salamat sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Praise the Lord. At nagpapaabot ako ng pinakamataas po na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating mabait na Diyos, ating pinakamahal na Panginoon Kristo po lamang. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Paabutin po tayo ating pagbati po, pagrespeto, dobling pagalang sa ating beloved honorable pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeda. And also we greet po with love and respect the beloved Almeda children, grandchildren, children-in-law, great-grandchildren ng ating beloved parents in the Lord, our sharers and remember the blessed memories and teachings po ng ating dearly beloved honorable assistant pastor, Lina C. Almeda, sa lahat po ng ating mga beloved brethren dito sa lugar ng Pampanga, throughout Luzon, Visayas, and Mindanao, and even mga minamahal all over the world that are now watching with us through our live webcast streaming, mga minamahal, sa lahat po ng mga ginagamit sa gawain ng mahal na Panginoon, beloved co-workers, beloved co-preachers, beloved choir members, sa lahat po ng ating mga beloved webcast viewers po, sa mga bisita narito ngayong araw na ito, mga minamahal, magandang hapon po sa lahat ng mga pinagpalang mga anak ng Diyos. Lahat po ng mga pinagpala ng mahal na Panginoon, sumigaw ng malakas sa praise the Lord. Amen. Praise the Lord, mga minamahal, napakabuti po ng ating mahal na Panginoon dahil tayo po na mga narito na mga anak ng ating mahal na Panginoon as we, mga minamahal, about to celebrate next Sunday, mga minamahal, the 48th year church anniversary, mga minamahal ng Banal na Iglesia ng ating mahal na Panginoon, the Jesus Miracle Crusade International Ministry sa leading prayer ng ating beloved honorable pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeda, and our beloved honorable assistant pastor, Lina C. Almeda, together with David Almeda children, mga minamahal and family, narito po tayong lahat, totoong pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen. Mga minamahal, lahat po ng mga mananampalataya, habang tayo po ay naglilingkod sa Diyos, mga minamahal, as we, mga minamahal, continuously serving our loving God, napakarami mga pagpapala, napakarami mga biyaya, mga himala na ipinaparanas ng mahal na Panginoon sa ating lahat, mga minamahal. Our testimonies, kung paano tayo binago ng mahal na Panginoon, that we cannot change our own selves. Hindi natin kayang baguhin. Amen? Dati-dati mga minamahal, pag Sunday, wala tayo sa house of worship. Nandun tayo sa mga pasyalan. Pero nandito tayo ngayon, mga minamahal, nagpupuri, umaawit, sumasamba sa ating mahal na Panginoon. Amen? Mga minamahal, kung paano tayo binago ng mahal na Panginoon,
ano po ang mga himala na nakamtan po natin habang tayo po ay naglilingkod sa Diyos. Kaya habang tayo nagpapatuloy, mga minamahal, maraming pagpapala, maraming biyaya, higi sa lahat, napakaraming tagumpay na ibinibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, yung tayo ay narito sa araw na ito, mga minamahal, na naging priority po natin ang pagsamba sa mahal na Panginoon, naging pinakamahalaga po sa atin ngayong araw na ito na parangalan at pasalamatan, itaas ang kamay para sa ating mahal na Panginoon, umawit, sumamba sa mahal na Panginoon, pumalakpak ang ating mga kamay para sa ating mahal na Panginoon. Ito'y napakalaking pagpapala na bigay ng mabait na Diyos sa ating lahat. Amen! Kaya mga minamahal, ang ating paksa ngayon, obtain victory. Pagkamit ng tagumpay. Sabi rito mga minamahal sa 1 Peter chapter 2 verses 1 and up to verse 4. Paminamahal. Ito po ang sinasabi sa unang Amen. Unang Pedro, kabanata ay 2. At ang talata ay 1 hanggang 4. Kaya't sa paghihiwalay ng lahat ng kasamaan at lahat ng pagdaraya at pagpapaimbabaw at mga pananaghili at ng lahat ng panglalait, gaya ng mga sanggol na bagong panganak, ay nasa ininyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu upang sa pamamagitan nito'y magsilago tayo sa ikaliligtas. 3. Kung inyong napagkilala na ang Panginoon ay mapagbiyaya, 4. Na kayo'y magsilapit sa Kanya na isang batong buhay na sa katotohanan ay itinakwil ng mga tao, datapwat sa Diyos ay hirang mahalaga. Amen. Palakpakan natin lahat ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, amen. Maminamahal, sabi ng salita ng mahal na Panginoon, tayo po ay napakahalaga sa harap ng ating dakilang Diyos. Kaya nga mga minamahal, ang tagumpay natin ay tagumpay na galing sa ating mahal na Panginoon. Dahil very precious tayo sa ating mahal na Panginoon, ipinamamalas ng mahal na Panginoon ang kanyang pag-iingat sa ating lahat. Na sa araw-araw, naroon po ang kalakasan na bigay ng mahal na Panginoon sa atin. Ang mga biyaya, mga pagpapalang, ito na galing sa ating mahal na Panginoon. Na sinasabi sa banal na kasulatan na tayo, mga minamahal, ay maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Lumalago tayo, mga minamahal, sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Kaya mga minamahal, kung ikaw ay 5 years na, 10 years, 15 years, amen? Amen. Matatag na ang ating pananampalataya. Matatag na ang pundisyon, mga minamahal, ang ating pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Hindi ka na matitisurin, amen? Amen. Hindi ka na madaling magtampo, mga minamahal. Kumbaga, lumipas na yung mga panahon na dati nating ugali. Dahil nasa mahal na Panginoon tayo, mga minamahal, kontrolado tayo ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Kaya yung tayo, mga minamahal, patuloy na pinapanghawakan ng ating mabait na Diyos, narito tayo, buong kagalakan na umaawit, nagpupuri sa mahal na Panginoon, may pagsubok man. Still, we go on serving our loving God, our dearest Jesus. Amen. Maraming mga mananampalataya, hindi nakapagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos dahil sa kahirapan, dahil sa pag-uusig, dahil sa pagsubok. Ngunit, ang kininating malaking pagpapala sa araw na ito, malaking tagumpay, kung yung mga pagsubok na pinagdaanan natin, yung mga kahirapan na pinagdaanan natin, narito pa rin tayo sa kahabagan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya hindi dapat, mga minamahal, tayo na mawala sa darating na Sunday sa Dako Punoleta Park, Manila. Dapat naroon ang lahat ng mga anak ng Diyos na magpupuri, magpapasalamat sa ating mahal na Panginoon for 48 years of the Lord's victory in His great Church of our time. Amen. Amen.
of all the greatest wonders, miracles na ipinakita ng mahal na Panginoon. Amen. Kaya nga mga minamahal, ang makilala ang ating mahal na Panginoon, isang malaking pribilehiyo. Noon meron na tayong Diyos na tinatawagan, ngunit hindi natin alam paano paglingkuran ang ating mahal na Panginoon. Sapagkat mas mahalaga na sa atin ang ating sarili. Ngunit nang ating makilala ang ating mahal na Panginoon, na siya pala ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay na mahalaga, siya pala ang dapat unahin, siya dapat ang pahalagahan, mahalin, at totoong iibigin ang buong tapat ng ating mahal na Panginoon. Kaya tingnan natin ang buhay ng mga matatapat na mananampalataya. Masaya silang naglilingkod sa Diyos. Amen? Everybody shout praise the Lord. Kung makita natin mga minamahal, halos yung ating lugar na ating dahil nasa mga minamahal, under mga minamahal construction ng ating bahay sambahan. So dito sa lugar na to, hanggang likod na tayo mga minamahal, talagang nag-uumapaw ang gawain ng ating mahal na Panginoon sa bilang ng mga mananampalatayang uhaw na uhaw sa presensya ng Diyos. Everybody shout praise the Lord. Mga minamahal, sabi ng salita ng mahal na Panginoon, basahin natin. 1 John chapter 2 verse 3 and 1 John 5 verse 4. Mga minamahal. Dito po sa unang sulat ni Juan, kabanata 2, ang talata po ay 3. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Amen? Amen. At dito po sa unang Juan, kabanata 5, ang talata po ay 4. Sapagkat ang sinuman ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan, at ito ang pagtatanggupay na dumadaig sa sanlibutan sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. So yung pagkakilala pala sa mahal na Panginoon, napakahalaga niyan. Isang tagumpay ito sa isang mananampalataya na makilala ang ating mahal na Panginoon. Who is Jesus? Amen. Amen. Who is our loving God? Sino nga ba talaga ang ating mahal na Panginoon? Amen. Nung panahon ng mga disciples, ang sabi ng mga alagad, ang sabi ng mga tao, ikaw ay isang prophet. Ang sabi ng ibang mga tao, minamahal, ikaw ay si Elias. Ngunit, ang sabi ni Peter, thou art the Christ, the Son of the Living God. Na ang ating mahal na Panginoon, kung makilala natin siya, napakahalaga nito mga minamahal. Maraming naglilingkod sa Diyos. Bakit hindi ganon kalalim ang pananampalataya? Sapagkat kung meron kang isang totoong matapat na relasyon mo sa Diyos, pag matapat na totoong relasyon mo sa mahal na Panginoon, mamahalin mo ang ating mahal na Panginoon nang higit pa sa pagmamahal mo sa iyong sarili. Amen? Everybody shout praise the Lord. Alam ko po, marami tayong minamahal. Meron tayong mga parents na mahal natin, mga kapatid po natin, mga minamahal, mga mahal sa buhay. Yung pagmamahal natin, mga minamahal, ipinaparamdam natin sa kanila gaano natin sila kamahal. Ganon din sa pagkilala sa mahal na Panginoon, maipaparamdam natin gaano natin kamahal ang ating mahal na Panginoon. Amen. Anong sabi ng mahal na Panginoon? Sabi niya sa kanyang mga salita, mga minamahal, I love them that love me, and if you love me, keep my commandments. So yung totoong nagmamahal po sa Diyos, kinakailangan, siya po'y sumusunod sa utos ng ating mahal na Panginoon. Ang utos ng ating mahal na Panginoon, mamuhay tayo sa kabanalan. For without peace and holiness, no man can see the Lord. So yung kabanalan, mga minamahal, our, mga minamahal, outward appearing, mga minamahal, namumuhay tayo, mga minamahal, na hindi nakatulad ng buhay sa sanlibutan. Ibinibihis natin, mga minamahal, ang kabanalan. Ibinibihis natin ang katwiran na naaayon sa kalooban ng mahal na Panginoon. Iba na ang ating pag-iisip. Hindi na yung mga bagay sa sanlibutan ito.
Kung totoong nagmamahal tayo at umiibig tayo sa ating mahal na Panginoon upang totoong maging matagumpay ang ating pananampalataya sa ating dakilang Diyos. Sabi ng Bible, "Be not conformed of this word, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may know what is that acceptable and perfect will of God." So iba yung perspective ng mga believers. Sa maraming bagay, kapag ikaw ay totoong umiibig sa mahal na Panginoon, alam natin, hindi tayo iiwan at pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Ano man mga minamahal ang kalagayan ng mundo, kapag tatawag ka sa mahal na Panginoon, iingatan ka, ililigtas ka ng ating mahal na Panginoon, sa oras ng panganib na riyan ang ating mabait na Diyos na nagliligtas. Amen. Everybody shall praise the Lord. Paminamahal, as we recall, maminamahal, the church history. Year 1970s, 80s, maminamahal. Iilan pa lamang noon ang mga mananampalataya. Hindi nagsawa ang ating beloved honorable pastor magkrusada, manalangin, magsakripisyo, magayuno. At napakaraming mga himala na ginawa ng ating mahal na Panginoon. Naroon mga minamahal, ang bagyo sa panalangin ng ating mahal na pastor, tumigil ito, mga minamahal, sa kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Mga drug addict na lumapit sa mahal na Panginoon, mga magulong buhay, mga minamahal, mga kidnapper, lahat ng masamang mga tao, mga minamahal, maging mga hoodlum, mga tao, mga minamahal, na hindi naniniwala sa Diyos. Noong narinig nila ang pangangaral ng ating beloved honorable pastor, buong tapang na ipinangaral ng ating beloved honorable evangelist ang tatangpong salita ng Diyos, ang kapangyarihan ng ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. At nabago ang lahat ng masasamang mga tao sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Dito umiiyak sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Paminamahal, year 1980s, nung krusada, maminamahal, year 1983 or 1984, sa Mehan Garden, maminamahal. Yung isang maminamahal, cameraman po doon, dahil gabi na yon, habang nangangaral ang ating mahal na pastor, pag-print niya mga minamahal nung shot ng camera sa gabi, merong napakalaking liwanag, maminamahal. Amen. Amen. That is the sign na kasama natin ng ating mahal na Panginoon noong mga panahon na iyon. Everybody shall praise the Lord. Maraming pinagpalang buhay, maraming naligtas. Year 1990s, maminamahal. Kung maalala niyo po, maminamahal, yung panahon ni Saddam Hussein, maminamahal, sa prayer ng men of God, mga minamahal. Bagaman ang panahon na yun, mga minamahal, kinatakutan, mga minamahal. Yung mga bomba, mga minamahal, na maaring padaanin, mga minamahal, doon sa ere, sa hangin. Ngunit yun, mga minamahal, sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon, hindi po yun, mga minamahal, nagtatagumpay. Nire-rebuke ng ating beloved honorable pastor, maging panahon, mga minamahal, ng El Nino, napakatinding drought ng mga panahon na yan. Nagkrusada ng May 2, 3, and 10. Chinalens ang ating mahal na pastor ang iba-ibang mga religious leaders na pumunta ng Luneta upang manalangin sa Diyos dahil sa tindi ng init ng panahon ng mga panahon na yan. Anong sabi ng mga columnists? It is impossible na uulan ng mga panahon na yan. And even, mga minamahal, ang pag-asa, that is El Nino, napakatindi ng drought. May 2 and 3, ang sabi ng ating mahal na pastor, kung walang tutugon sa kanyang challenge, sa kanyang hamon. May 10, mga minamahal, mananalangin ang ating beloved honorable pastor. At sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon, pag-akyat ng ating beloved honorable pastor sa pulpit, mga minamahal, mag-aalas 4 ng hapon nung panahon na yan.
ang ulap ay nagdilim. At bumuhos ang napakalakas na ulan. At isa po ako sa napakaraming libo-libong naging witness nung araw na yan. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, amen. Sa napakaraming himala ng mahal na Panginoon, pagdating ng year 2000, nagkaroon, mga minamahal, ng hostage crisis. Isa sa pinakamatinding kinaharap ng ating bansa nung panahon na yan. When it comes to insurgency solution, dahil walang solusyon ng gobyerno sa panahon na yan, ang ating mahal na pastor, buong pananampalataya, buong pagtitiwala, maipangaral ang ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon, hindi lamang sa mga ligtas na lugar, maging sa mapanganib na lugar, inakyat ng true man of God, ng ating beloved honorable pastor, Evangelist Wildestrad Almeda. Pagakyat ng ating mahal na pastor, mga minamahal, there are 21 sipadan hostages. Mga minamahal. Amen. Everybody shall praise the Lord. And through the prayer of our beloved honorable pastor, for about 3 months, nandun sila. Nagsasakripisyo, nananalangin. The entire church, lahat tayo nagkaisa sa panahon na yan, mga minamahal. Pagdating na October, mga minamahal, nakababa lahat, mga minamahal, nakauwing ligtas ang ating beloved normal pastor na 12 prayer warriors. At that time, napakalaking tagumpay na ipinagkaloob ng ating mahal na Panginoon. At ang sabi ng Romans chapter 1 verse 8, our faith had made known throughout the world. Mga minamahal. Ito po ang sinasabi sa mga taga-Roma, ang kabanatay 1 at ang talata ay 8. Kauna-unahan ay nagpapasalamat ako na sa aking Diyos sa pamamagitan ni Hesus Kristo tungkol sa inyong lahat na ang inyong pananampalataya ay bantog sa buong sanlibutan. Palakpakan nating lahat ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen! Sabi ng Romans 1 verse 8, God bless you po ating beloved Colonel. Minamahal. First, I thank my God through Jesus Christ for you all that your faith is spoken of throughout the whole world. Amen? Pinag-usapan ito, mga minamahal, sa buong mundo. Dakilang himala ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Kaya every year, meron tayong ipinagdiriwang Talipaw Victorious, mga minamahal, anniversary. Victorious Talipaw Peace Mission Anniversary, mga minamahal. Amen. With all the miracles na ginawa ng mahal na Panginoon sa iba't ibang panig ng buong mundo, mga minamahal. Nalathala, mga minamahal, nalaman that in the Jesus Miracle Crusade International Ministry, our God that we serve, that we trust, is a God that answers prayer. Hindi tayo binigo ng ating mahal na Panginoon. Maging sa panahon ng kahirapan, ang mga mananampalataya, minsan mga minamahal, dumarating yung sandali na may mga pagsubok na mabibigat tayong nararanasan sa paglilingkod natin sa mabait na Diyos. Kung paano ang mahal na Panginoon nagtagumpay, tayo man din ang mga tunay na mga anak niya. Ipagkakaloob din ng mahal na Panginoon ang tunay na tagumpay. Kaya hanggang sa oras na ito, mga minamahal, ang ating pananampalataya is spoken throughout the world. Amen. Everybody shall praise the Lord. Mga minamahal, and even in social media, the faithful church, mga minamahal, is the Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen? At tayo mismo ang nagte-testify ng mga himala ng mahal na Panginoon, mga pagpapala ng Diyos, mga proteksyon ng mahal na Panginoon, and most especially, our loving God, our dearest Jesus. Because of our faith, dahil sa pananampalatayang ito, itinuro ng ating mahal na pastor, pag may problema ka,
tumawag ka sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Pag nakakaramdam ka ng panlulupaypay, nawawala yung init ng iyong alap na pananampalataya sa Diyos, manalangin ka, magsakripisyo ka, lumuhod ka, mag-ayuno ka, umiyak ka sa ating mahal na Panginoon, sapagkat kailanman kapag ang mananampalataya lumuha sa presensya ng Diyos, ang ating mahal na Panginoon ay hipo ang puso ng mahal na Panginoon at ang ating mga panalangin ay pinagigingan ng Diyos. Ganyan kabuti ang ating mahal na Panginoon. Hindi tayo pinabayaan ng mahal na Panginoon. Hindi tayo iniwan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya pag nakikita natin, mga minamahal, nararamdaman natin sa buhay natin, talagang ang mahal na Panginoon, siya lang ang pinakasapat, pinakatugon, at pinakakailangan natin sa buhay natin. Alam niyo po, kung ikaw ay may maganda ng kalagayan sa buhay ngayon, nagtapos ka na, may profesyon ka na, may maganda ka ng tahanan, may maganda kang karir, kulang ang tagumpay na yan kung wala ang mahal na Panginoon sa iyo. Amen. Amen. Ang totoong tagumpay, sa pagpapala o sa pagsubok, kasama mo ang ating mahal na Panginoon. Amen. Everybody shall praise the Lord. Kaya nakaka-bless kapag nakita natin ng mga kapatiran, ang minamahal. 10 years, 15 years, 20 years, hindi sila nagsasawa. Kung ano yung unang pag-ibig nila sa mahal na Panginoon, pinanatili nila yan, mga minamahal. Kahit marami silang pinagdaan ang mga challenges, test of their faith, trials of faith, they hold on firmly to the promises ng mahal na Panginoon. Pinanghawakan nating matibay ang pangako ng mahal na Panginoon. Kaya ngayon, mga minamahal, dati umiiyak tayo sa kalungkutan, ngayon umiiyak ka sa kagalakan sa pagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kulang ang maghapong ito. Amen? Kung dyan kanina, may alikabok na alikabon, na alikabukan, ang iba po sa atin, mga minamahal, blessing pa rin po yan na galing sa mahal na Panginoon. Amen? Dahil nung panahon na, mga minamahal, wala pa tayong maayos na bahay-sambahan, mga kapatiran, mga minamahal, inuulan. Kahit bagyo, lumulusob sila. Mga minamahal, sinusuong nila, mga minamahal, makadalo lamang sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Hindi adlang ang lahat ng bagay kapag gusto natin, kapag tayo umiibig ng totoo sa ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Mga minamahal, doon nga sa Amoranto, meron pong mga beloved brethren na nakaka-bless pagka makita mo sila. Siguro ang age po nila, mga minamahal, nasa less than 80 or 80 above na. More than 70 years old. Amen? Amen. Pero makita mo, minamahal, may edad na. Amen? Dumadalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Inaakyat po nila, mga minamahal, sa Amoranto, di mo may overpass po doon. Akyatin yun, mga minamahal, kasi lilipat. Pag doon ka bumaba, sasakay ka, mga minamahal, sa overpass, tatawid ka, mga minamahal. Doon sa lugar ng Pantranco, terminal sa Roses, mga minamahal ng mga kapatiran, saan man dalihin ang mahal na Panginoon ang gawain niya, dumarating ang mga anak ng Diyos. Amen? Buong katuwaan, kagalakan, pag nasa gawain na sa mahal na Panginoon, mga minamahal, karamihan, mga minamahal, kung maaari, sinisikap nila mag-sacrifice. Hindi nag-aalmusal, mga minamahal, sapagkat kapag nagpuri ka sa Diyos, sumamba ka sa ating mahal na Panginoon, may sakripisyo. Napakadaling maramdaman yung presensya ng Diyos. Amen? Everybody shall praise the Lord. Ganyan naging matigumpay ang church. Ang gawain ng mahal na Panginoon. Dahil sa sacrifices ng ating beloved honorable pastor, beloved honorable assistant pastor, for the many years of sacrifices,
prayers, fasting. Sa Ama naroon, dali ng gawain ng ating mahal na Panginoon. Lagi ang katuwaan, kagalakan ng ating beloved and honorable pastor. Makita tayong masayang naglilingkod sa Diyos. Makita tayong mga minamahal nagpapatuloy. Makita tayong mga minamahal na tayong lahat, mga minamahal, ay masisiglang naglilingkod sa Diyos. Kaya mga minamahal, payong mahal na pastor, mga beloved co-workers galing sa mga malalayong mga outreaches at nagre-report sa main church. Katuwaan ng ating mahal na pastor, mabalitaan ng mga kapatiran. Kamusta ang mga kapatiran? Amen? Amen. Laging ganun ang ating mahal na pastor, beloved mama dear. Kamusta ang mga beloved brethren? Kamusta sila? Kami naman po ng mga beloved workers na na-assign sa mga outreaches. Aming mahal na pastor, beloved assistant pastor, dahil sa inyong mga panalangin, mga beloved brethren, sila po ay masigla at masayang naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ikwento mo sa ating mahal na pastor, yung mga kapatiran, kahit may trial sila, kahit walang wala, patuloy silang dumadalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen. Yan ang kagalakan nating lahat, mga minamahal. Alam natin, ang tagumpay ng paglilingkod sa Diyos, hindi lang yung pansamantalang tagumpay, kundi ang pinakadakilang tagumpay ang makapiling ang ating mahal na Panginoon doon sa langit at buhay na walang hanggan. Ito ang pinaka-ultimate victory, mga minamahal, ng mga anak ng ating mahal na Panginoon. Kaya no one can separate us from the love of Christ because we are more than conquerors. Palakpakan natin lahat ng ating mahal na Panginoon. Basahin natin ng Romans 8 verses 37 to 39. And then, mga minamahal, last verse na po natin, Romans 8 verse 16 and 17. Okay. Ito po ang sinasabi sa mga taga-Roma, kabanatang 8, talatang 37, 38, 39 at 16, 17. Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, 39, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin sa Roma 8, 16, 17. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos, 17. At kung mga anak ay mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, Kung gayoy ngay, makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo'y lumuwalhati naman kasama Niya. Amen. Palakpakan nating lahat ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Amen. Tayo higit pa sa mga mananagumpay. We are more than conquerors. Dahil ang tagumpay, mga minamahal na ipinagkaloob ng mahal na Panginoon sa atin, ay nanggaling po sa Kanya. It is not by might, not by power, but by the Spirit of God. Dahil sa presensya ng mahal na Panginoon, dahil sa kahabagan lamang ng mahal na Panginoon, ang totoong mananampalataya, habang tumatagal siya sa paglilingkod sa Diyos, lalo siya nagiging mapagpakumbaba. Lalo siya nagiging prayerful, mga minamahal. The longer we serve the Lord, the sweeter He grows. Habang tumatagal ka sa ating mahal na Panginoon, lalong tumatamis sa presensya ng ating mahal na Panginoon because we are in the last days. The coming of the Lord is near. Napakalapit na ng pagtunog ng trumpeta. The trumpet shall sound. Amen. Everybody shall praise the Lord. Ang earthquake sa Turkey. Last
Maminamahal, Monday ng madaling araw, no one knows na darating ang pinaka matinding trahedya sa kanilang bansa, sa kanilang kasaysayan. More buildings collapses. Napakaraming mga tao. Maraming nangamatay. Libo-libo ang mga bilang. Hanggang ngayon, hinahanap mga minamahal. Mga sa naging kalagayan ang mga tao, sa isang iglap, dumating ang pinsala at ang kamatayan. Turkey and Syria. Amen. Amen. We are in the last days. So we need to prepare and prepare and pray always to our loving God. Sapagkat ang pangako ng mahal na Panginoon, ang mga mananagumpay na mananampalataya ng ating dakilang Diyos, ililigtas tayo, iingatan tayo ng ating mahal na Panginoon, dumating man ang mga panganib, nariyan ang proteksyon ng Diyos, nariyan ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Just serve our loving God faithfully. Maglingkod lamang tayo ng buong katapatan sa ating mahal na Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Amin na mahal. As we remember, 3 years ago, nag-celebrate tayo ng 45th year church anniversary sa Dako ng Luneta. It's been 3 years. Amin na mahal. Hindi pa gaanong alert ang matinding dulot, mga minamahal, ng pandemic. Pero binibigyan na rin tayo ng babala, ng warning. We as believers, dapat lalo tayo magpakainit na maglingkod sa ating mahal na Panginoon. We never know until such time dumating ang pinakamatinding hinarap ng buong mundo ang pandemic. Naranasan napakaraming tao ang nabiktima at naging pinsala ng pandemic na ito. Ngunit tayong naririto ngayon. Narito tayo dahil sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Narito tayo mga minamahal dahil ang ating mga panalangin ay pinakinggan ng Diyos. Iningatan tayo ng ating mahal na Panginoon sa pinakamatinding kasaysayan o panganib na dumating sa mundo. Ang tunay na tagumpay natin, mga minamahal, ang magtiwala ka sa ating mahal na Panginoon. Manalig ka sa Kanya ng buong puso. Trust our loving God with all our hearts, our mind, our soul, willing to serve Him. Maglingkod tayo sa ating mahal na Panginoon. Napakalapit na ng araw ng pagbalik ng mahal na Panginoon. Doon sa langit, wala nang kahirapan, wala nang pagsubok, wala nang pag-uusik. Yan ang ating pinakamalaking tagumpay. Ang makapiling ang ating mahal na Panginoon sa Kanyang kaharian, sa kalangitan. Sa awiting ito, ang panalangin, maminamahal, pasalamatan natin ang ating mabait na Diyos sa araw pong ito. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa iyong mga salita, sa iyong walang kabutihan at katapatan sa aming mga buhay. Hindi mo kami pinabayaan, mahal na Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagtatagumpay sa aming mga buhay. Salamat. Sa panalangin ng aming beloved honorable pastor, beloved Almeda children, our beloved honorable assistant pastor, for all of your goodness and your faithfulness. Salamat po, mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Para sa mga anak, sa katulad ko, nananahana na susumikap.
ang pag-ibig ni Jesus ay sa akin. Pangit si Jesus ang siyang pag-asasuro. Ang tagumpay ko ay matatamo kung magsusumikap at magtatapat sa pag-ibig ko. Ang panalangin ay pagpalain na magkarating sa sabi. Ang pag-ibig ko, Jesus, ay sa akin. At kung ako ay nasa lamang, at kung ligaya ang natanda, tuwing wala praise the Lord. Hallelujah. Thank the Lord po, maminamahal, for His holy presence. Salamat sa pagkilos at maminamahal. Ang presensya ng mahal na Panginoon ay pinadama sa ating pong lahat. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Meron po tayong mga minamahal na mga baguhan, mga bisitang narito. Tanggapin niyo po ang ating mahal na Panginoon. Ngayong araw na ito ay ginawa ng mahal na Panginoon para sa inyong kaligtasan. Napakahalaga na tayo po ay maglingkod sa Diyos. Dahil ang bukas ay hindi natin hawak, mga minamahal. No one holds our tomorrow except our loving God, our dear Jesus. Siya ang may hawak ng bukas natin. Siya ang may alam ng mangyayari sa atin. Siya ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Sabi ng 2 Corinthians chapter 6 verse 2, now is the day of salvation, now is the accepted time. Buksan ninyo ang inyong puso para sa mahal na Panginoon. Mahalaga na ang tao ay magkaroon ng relasyon sa Diyos. Isuko ang kanyang buhay sa mahal na Panginoon. May apat na reglamento kaligtasan. Una po, kinakailangan gawin ninyo at ganapin ang pananampalataya. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. So kinakailangan, lagi po tayong makakarinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Pangalawa po, ang tinatawag na godly repentance o makadiyos sa pagsisi. Sapagat lahat tayo nagkasala sa harap ng mahal na Panginoon. Kinakailangan tayo po yung magpakumbaba at magsisi. At tapat at banal ang Diyos at patatawarin tayo sa lahat po ng ating mga kasalanan. Pangatlo, kinakailangan mabautismuhan kayo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Ang bautismo po, mga minamahal, pangako ng mahal na Panginoon sa Acts 2:38, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa inyo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. So yung ating mga kasalanan, patatawarin ng mahal na Panginoon. Kung may problema ka, may karamdaman ka,
dahil sa ating kasalanan, pag pinatawad ng mahal na Panginoon, gagaling ang karamdaman mo, malulutas ang problema. Higit sa lahat, magkaroon ka ng kapayapaan, kagalakan sa puso at isipan, sapagkat ibibigay ng mahal na Panginoon yung pang-apat, yung kanyang banal na Espiritu Santo. Tatanggapin yan, maminamahal ng bawat isa na magpatuloy, maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Itaas ang inyong mga kamay, tanggapin niyo po ang ating malapay na sa mga oras na ito. Sabihin niyo po ang katagang ito ng panalangin at pagsisisi sa ating mabait na Diyos. Sabihin niyo po, mahal na Panginoon, ako po ay narito, isang taong makasalanan. Ako po ay nagbabalik loob, taos puso, humihingi na kapatawaran sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan mula na ako'y magkaisip hanggang sa oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon bilang Panginoon, tagapagligtas at Diyos ng aking buhay. Iligtas mo po ako kasama ang aking buong sambahayan. Mahal na Panginoon, iniibig kita. Mahal na Panginoon, paglilingkuran kita. Ito ang aking samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kami po ay manalangin para sa inyo. Upo, dakila, mapagpala. Makapangyarihan po namin Diyos, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga oras na ito. Sa pangunang panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeda, salamat sa mga kaluluwa pong inilapit mo ngayong araw na ito. Nawa ang sandaling ito, maging simula na kanilang paglilingkod sa iyo. Pagpalain mo sila, mahal na Panginoon. Mula sa araw na ito, mahal na Panginoon, tugunin mo kanilang mga panalangin. Iligtas mo sila kasama kanilang buong sambahayan. Gayon mo sila mong tunay mong mga matapat na mga anak na maglingkod sa iyo, sa isip, sa puso, sa gawa, sa katotohanan. Higit sa lahat, tagapagmana ng buhay na walang hanggan, itong samo namin at panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, after po ng ating closing prayer sa mga baguhan, meron po tayong bautismo at maminamahal, i-assistin na po kayo, maminamahal, kung kayo po ay nakahanda na upang kayo po ay mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon Jesus. God bless you po at pwede na po kayo makabalik po sa inyong mga upuan. At ang buong pagkakataon, ating pagkaloob, maminamahal, sa ating beloved ordained preacher, maminamahal, beloved Kuya Nanding Manalang, para po sa panalangin sa lahat po ng ating mga pangangailangan. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan muna natin pinakamamahal pa ni Jesus. Bago dinala ko sa ating panalangin, sa ating mga pangailangan, sa lahat po na ating mga kapatid na may karamdaman, sa mga kapatid natin na may mga problema, at sa mga may kahilingan para sa ating mga kapatiran sa loob at labas ng ating bansa, huwag niyo pong kalimutan, ang salita ng Diyos ay napakahalaga. Sa Lucas 11:28, mapalad ang nangakikinig at ito'y ginaganap. Kaya ang ating napakinggan na pangangaral sa ating beloved preacher, ganapin natin kung paano ating malapastor, ating beloved mama dear, sinikap na maabot tayo, na maglingkod sa ating malapanginoon at sa beloved Almeda children ngayon, at sa mga kapatiran na mainit na naglilingkod sa ating malapanginoon sa loob at labas ng ating bansa, sa buong mundo, ating pagpipray, lahat ng ating mga minamahal na mga kababayan, at tulad lamang po na nangyari sa binanggit ating preacher, sa Turkey at saka sa Syria, na grabe po ang nangyaring lindol. At siguro marami rin tayong mga kababayan doon na naapektuhan. Kaya tayong lahat ay magkaisang manalangin sa lahat na po ng ating mga minamahal, mga kapatiran, mga pamilya, ang ating buong bansa. Hallelujah, maabot sila ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon sa darating po na church anniversary, para maraming maglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Tayo natin po'y manalangin, magsisi, upong mapagtala ng Diyos sa mga banal. Sa pangalan pinakamamahal na Panginoon, narito yung mga anak na pinili at hinirang mahal na Panginoon. Salamat po mahal na Panginoon na abot kami ng panalangin, aming mahal na pastor, aming beloved mama dear, sa kalang mga turo at aral, mahal na Panginoon. Na nag-ugat, mahal na Panginoon, nagbunga sa pananampalataya ng bawat sa mga Panginoon. Kung paano mo pinagaling ang makaramdaman ng mga kapatiran, binagong ang mga buhay, pinagpala, nawa ito, mga Panginoon, ay manatili sa lahat ng aming mga maiinit na mga kapatiran
At sa mga ngayon, malapay ng mga baguhan, ipakita mo sa kanila ang pag-ibig mo, mahal na Panginoon. At sa lahat ng mga viewers, mahal na Panginoon. Sa lahat ng narito, sa pananagawain, mahal na Panginoon, ang San Fernando. At sa mga viewers, mahal na Panginoon, na merong kanya-kanyang pangangailangan at kahilingan, mahal na Panginoon. Sa mga lugar, mahal na Panginoon, hindi pa naabot ng ebanghelyo ng kaligtasan, na mapatuloy, mahal na Panginoon, na bigyan mo sila ng pagkakataon na makapaglingkod sa iyo. Pinakamamalapin sa lahat-lahat ng mga kapatid na narito, kabaga mo kami, mahal na Panginoon, patawarin mo kami sa lahat na mga kasalanan, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakamali upang walang maging hadlang sa aming mga hiniling sa iyo, mahal na Panginoon. Sa lahat ng mga kapatid na narito, mahal na Panginoon, yun at mabuhay mapagpalang kamay, abutin mo ang lahat ng mga anak mo na narito, mahal na Panginoon. Sama-sama kaming dumadalangin, mahal na Panginoon, sa panguna at pangkalahatang panalangin, namin malapasor Evangelist Wilde Estrada Almeda, the prayer of a righteous man availeth much. Father, bless us, O Lord God. Bless all thy children, Father of Jesus. Have mercy upon us, O Lord God. In Jesus' name, amen. Layan sa atin ating mga sarili. Patong natin ating sa kamay, sa ating mga ulo, sa parte na ating mga katawan na may karamdaman. Have faith in God. There's nothing impossible in God. Kaya lahat tayo manalangin by faith. Hallelujah, yes, Lord, there is Jesus. Hallelujah, sa iyo, malapay, walang imposible. Lahat ng mga kapatid na narito na may karamdaman, pagalingin mo sa pangunang panalangin ng malapastor Evangelist Wilde Adalmeda. By your stripes, there is Jesus. We are healed in the name of Jesus. Hallelujah, mga problema ng mga kapatid na malutas. Mga natitirang kainan at mga bisyo, maalis. Kahirapan sa buhay, maalis. Sa pangalan ni Jesus, demons upon permanent sins and diseases, cast out, cast out, cast out. Cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, cast out in the name of Jesus. Fever and flu, hallelujah, cast out in the name of Jesus. Problems, physical vices, be gone. In Jesus' name, in Jesus' name. Be healed, build in Jesus' name. Be blessed in Jesus' name. Be blessed in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin, pinakamamalapay ni Jesus. Isang malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Upang ating mga kahilingan ay pinagkaloob na ng Diyos ang kasagutan. Amen. Sa mga may karamdaman, tanggapin natin ang kompletong kagalingan na ating mga sakit mula ulong kantalampakan sa ating mga problema. Sila po ay lahat ng mga kapatiran malutas sa mga problema at sa lahat ng ating mga kababayan. Hallelujah, nawa sila po ay maabot. Halo ng kapangyarihan ng Diyos. Lahat tayo magtaas ang ating mga kamay. Abutin natin ating mahal na Panginoon, sabay-sabay tayo, sisigaw ng Hallelujah, praise the Lord, 3 times, kasama ang ating pagtalon, sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Palakpakan natin, pinakamamahal na Jesus. Malakas na palakpak sa Diyos! Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord! Uri natin, pinakamamahal na Jesus. Huwag natin kalimutan ang Diyos natin na nagpapagaling. Amen? Ang Diyos natin, hallelujah, pinaglilingkuran, ay dumulat sa ating mga problema at nagbibigay ng pagpapala. Kapag tayo ay patuloy na susunod at susunod sa salita ng Diyos, tayo po'y pagpapalain na ating mahal na Panginoon. Amen? Huwag tayo mag-absent. Amen? Para tayo po'y patuloy at patuloy pagpapalain na ating mahal na Panginoon. Palakpakan muna natin ating pinakamamalabay Jesus. Lahat na pinagpala na anak ng Diyos, magsabi, praise the Lord! God bless you po mga kapalit ko. At binibigyan ulit natin.